Hello everyone! Welcome back to my YouTube channel, Pinoy Crew TV. Ayan, maraming salamat po sa lahat ng mga nag-subscribe at nanood sa aking video. So, ang gagawin natin video ngayon ay tungkol sa BRP Sierra Madre na ayon sa usap-usapan, ayon sa mga balibalita, ito daw ay napagplanuhang iparepair. Oh my gosh, iparepair. Ipaparepair nila ngayon lang. Nung una, hindi nila pinag-isipan yan. Okay, so ito ang balita sa Global Daily Mirror kahapon. So sinabi dito na, the Philippines has the right to repair the BRP Sierra Madre because it is a commissioned Philippine Navy ship. Although it is stationed at Ayungin Shoal and China has no right to oppose the repair of it. Ooh, see? Ilang taon na ba ang BRP Sierra Madre doon? So, aalamin natin yan kasi iko-compute ko kung kailan. Okay. This was what Armed Forces of the Philippines Chief of Staff General Romeo Browner Jr. asserted in a forum at Kapihan sa Manila on Wednesday. The Philippines this month has begun carrying out superficial repairs on the BRP Sierra Madre where its materials are being transported to the West Philippine Sea. So, ang nagsabi dyan ay si General Romeo Browner Jr. ng Armed Forces of the Philippines Chief on China's opposition to superficial repair of BRP Sierra Madre October 25. So, kahapon ito na balita. So, kung kayo ay interesado o kayo nanonood sa mga balita sa radyo, sa TV, television at sa social media, siguro na pag-alaman natin o ninyo na doon talaga sa yung girian ng Philippines versus China doon sa tinatawag itong South China Sea or kahit sa Philippine Sea or doon sa Ayungin Shoal na kung saan nandoon ang BRP Sierra Madre ay nagkakaroon talaga sila ng girian. Lalong-lalo na kapag ang mga sundalo or mga Navy ay nagdala ng mga supply para sa mga sundalo. Opo, mga sundalo. Meron pong mga sundalo doon na nagre-relieve sila every year. So, every year ay may nagpapalit doon at swerte mo kung ikaw ay papauwi na pero nakakatakot kung ikaw ay papunta pa lang doon. Kasi maraming pwedeng gawin ang China na syempre sasabihin na wala na, tayong magagawa ganito ganan. Kasi nga maliit tayong bansa at hindi tayo power when it comes to weapons hindi kagaya ng Israel, hindi kagaya ng China na napakatibay nila at napaka marami silang mga kagamitang pangdigma. So, alamin muna natin kung kanino ba ang barko na Sierra Madre. Kasi, yung iba, baka sabihin ninyo na sa atin yun, hindi po yun sa atin. At ang barkong Sierra Madre, ang kanyang history ay ginawa siya noong 1944. So, ang Sierra Madre na barko ay hindi po sa atin, galing po ito sa USA na ginamit noong World War II. So, ito nga. Ang kanyang first name ay USS LST-821 na pinalitan ng pangalan ng USS Harnett County. At saka ito ay naging isa siyang class tank landing ship built for the United States Navy during World War II. She was named for Harnett County, North Carolina. So taga North Carolina pala si Sierra Madre. And was the only U.S. naval vessel to bear the name. Mm-hmm. She served the United States Navy in World War II and the Vietnam War. She was transferred to South Vietnam's Republic of Vietnam Navy. At pinangalanan naman doon ng RVNS My Tho, THO, HQ-800. At saka nanatili ito doon sa Singapore hanggang sa noong 1999 ay na-transfer siya sa Philippines at binigay sa Philippine Navy. Binigay ba o bininta o binili? So, ang kanya namang pangalan ay naging BRP Sierra Madre. So, kung kukwentahin natin ilang taon na ang barko na yan sa dagat doon na siyang parang structure natin na yung China gumawa ng mga concrete structure, samantalang sa atin naman, ayan, kinakalawang na structure. Yan. So, noong 1999, the Philippine government deliberately had her run aground on Second Thomas Shoal in the Spratly Island to serve as the outpost of Philippine Marine Corps to assert Philippine sovereignty in the country's dispute with China over the ownership of the Spratly Islands. She still serves that function as of
2023. So, from 1999 hanggang 2023, siya ay 24 years old na doon na nananatili. So, kung interesado ang Pilipinas, so 24 years ago, 1999, sino ba ang pangulo dito? Parang si Ramos yata. Hindi si Ramos, si Cory. Oo, tama. Tapos, kung ang Pilipinas ay nagpo-protekta sa ating mga borders, sa ating mga lupain, sa ating karagatan. So, nung nilagay siya doon sana, ginawan siya ng tawag nito, ng man-made structure, kagaya ng ginawan siya ng port. Pero hindi pwede, kasi nga magagalit ang China. Pero during that time, hindi pa siya gaanong matunog na ganun na nga may agawan, nag-aaway. Kasi busy tayo sa ating internal affairs, internal problems na yung mga NPA, tapos yung mga Marcos Cronies, tapos yung mga tao nagkakagulo during that time na hindi na natin alam kung ano na nangyari sa ating mga borders. O yun na nga, sa ating mga tinatawag nitong sa Bisaya pag-utlan, sa Tagalog, yun ko ba? O ito, so ang kanyang history ay Sierra Madre na na-acquired natin siya noong April 5, 1976. Na-acquired siya. Tapos, so from 1976 hanggang 1999, nagagamit pa siya para ikot-ikotin. At saka, napakalaking barko niya. Malaki talaga siya. So, meron nga siyang mga award na nakuha noong after nag-gira. So, ang honors na nakuha niya ay 1 Battle Star World War II. At saka, meron siyang 9 Battle Stars, 2 Presidential Unit Citations, 3 Navy Unit Commendation sa Vietnam, at saka naging na-transfer nga siya noong 1970. So, 6 years sa Vietnam, tapos sa atin naman ay napakatagal. Kasi pagka 1976, napunta sa atin, pag 1999, yun, parang a ground, parang i-crenash na doon para hindi na siya makabalik. So, titingnan natin ang kanyang itsura noong first check, ibinalagay doon, okay pa siya, hindi pa siya gaano sira-sira yung BRP Sierra Madre. Tapos, makikita natin na meron ditong mga sand na nakapalibot sa kanya. So, mababaw lang, pwede siyang gawa ng mga structure ba para hindi sana siya nasira ng ganun, hindi siya kalawangin ng ganun na baka nagaantay na lang siya kung kailan siya maghihiwalay. And then, pagminsan, pag tumataas yung tubig, ayan, natatabunan yung mga sand na ganyan. Tapos, ano pala siya, ang barko na ito ay nilalandingan ng helicopters. At saka, ano siya, sinasakyan siya ng mga sundalo, kinakarga ng mga sundalo para mapunta sa gira. And then, makikita natin sa picture na to, na may mga tao dito, sa tingin natin parang mga tambay lang sila, pero mga sundalo po sila, na sila yung nagbabantay nga dito sa barkong ito. O, kinakalawang na. Tapos kung titingnan natin, ang laki-laki ng barko ng China, yung Coast Guard, yung atin namang Philippine Coast Guard, parang wala lang yata sa kalahati, or baka itry po lang yun, ganun. And then, yung mga tao na nandun, mga sundalo natin, everyday nag-raise din daw sila ng kanilang flag. Kumakanta din sila ng Bayang Magiliw, na pinabayaan na nga kami rito, yung ganon. Tapos makikita natin siya, at kinalawang na siya, ay naantay na lang ang magkahiwa-hiwalay. Malaking barko siya, at kung titingnan natin yung China Coast Guard at saka ang BRP Sierra Madre, parang magkasing laki lang sila. Kaso nga lang, yung China ay napaka-high-tech, samantalang yung sa Pilipinas naman ay bulok na. Maano na lang siya, naantay na lang na magkasira-sira. So, yun lang po. At yung mga, yung nakaisip nito na ayusin ay simula pala yata kay President Rodrigo Duterte. Tapos ngayon, kaya lang ang daming umuupos, lalong-lalo na yung China at saka yung ating mga mambabatas din. Kasi parang ang iba sa kanya lang pakialam. So, ang ating sandatahang lakas ng Pilipinas ay napaka-weak. Kaya yung ating mga mababatas ngayon ay iminimungkahi nila na ipagpatuloy or buhayin ulit ang ROTC. So, meron namang mga ayaw. So, tinang natin kung ano ang magiging development at saka kung ano ang mangyayari kung talagang aayusin ba ang
barkong ito, kung sino ang pipigil, siyempre ang China. Magbasa lang tayo ng konting-konting mga comment lang kung anong may kukomment ng ating mga kababayan. So, meron dito, nag-thumbs up lang sa, at kami nagsabi na, sana noon pa, puro bilateral doon din pala ang bagsak, masyado naman tayong parihas, niluloko naman tayo ng mga insik na yan. So, totoo po yan. And then, sabi dito, ganun lang ba? Oh my God. So, parang sinisisi nila. At ito, ba dito, kawawa Pilipinas dyan. O, talagang napakawawa. Hindi lang, tayong lahat kawawa kasi mga Pilipino tayo. Kasi yung ating ibang mga leaders, yung ating mga mambabatas na maraming pera ang Pilipinas pero hindi iniisip kung ano ang mangyayari. O, di ba? Yung nangyari sa Israel at saka sa Palestine, yung pinag-aawayan nila ay lupa. Tapos dyan naman sa atin, sa China at saka yung Pilipinas, ang pinag-aagawan naman dyan ay teritoryo. So, hindi natin alam kung ano mangyayari in the future at magpahanggang sa ngayon ay weak pa rin ang ating sandatang lakas ng Pilipinas. So, yun lang po kung ano ang inyong maikukomment. Mag-comment lang kayo dyan kung sang-ayon ba kayo na ayusin o sang-ayon ba kayo na disagree ba kayo na ngayon lang naisip dapat sana noong panahon pa ng mga presidente na nagdaan na presidente. So, maraming salamat. Sana po kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa aking channel ay mag-subscribe ka na. At dito ay malalaman mo ang ibang mga kaalaman na hindi pa na hindi niyo pa nabasa o narinig sa iba. Oh, maraming salamat. Bye-bye.